ng buhalang isda na huli sa Pasig River, ilang dekada nang sinasabing patay na ang ilog Pasig. Wala na raw mabubuhay dito dahil basura na at hindi tubig ang dumadaloy sa pinakakilalang ilog sa Pilipinas. Yung Pasig na yan, hindi mo malinis yan. Over the years, ang labasan ng mga factory, mga bahay, lahat, Pasig River. Oh, how can you clean that? Pero hindi nawawala ng pag-asa ang mga taga Pasig River Rehabilitation Commission or PRRC. Kailan nga ba natin masasabi na biologically dead na ang isang ilog? Well, kapag ka ang ilog natin ay bumagsak na lahat sa kanyang water quality parameters. At kapag talagang hindi na natin nakikita ang aquatic life and species dito, or kumbaga, kung wala ng buhay talaga ang ilog natin. At kamakailan lang, may mga nahuling isda rito. Tilapia ang halos 2 feet ang haba. Hito na 10 kilo ang bigat. Pati na rin cream dory na extra large pa ang size. Malaki ang pag-asa ng ating ilog Pasig. Dahil ang Pasig River ay isang kwento ng pag-asa dahil noong 1990s ito ay nadeklarang biologically dead. Ibig sabihin wala ng aquatic life at mga isda na bubuhay dito at talagang hindi na maganda ang estado ng ilog noon. Pero sa rehabilitasyon na ginawa ng gobyerno at ng mga sektor ng lipunan, eh nakita natin na malaking transformasyon at pagbabago ng ilog Pasig mula sa pagiging madumi. Ngayon nakikita natin na nag-improve na ang kulay nito. Ang mga water quality parameters nito ay nag-improve na rin yung standards at tsaka lalong-lalo na isa sa mga senyales ito ang makikita nating mga aquatic life, ang mga isda na nahuhuli na ngayon sa ilog Pasig. According to a 2009 study by the Department of Environment and Natural Resources, nanumbalik na po ang biodiversity sa ating ilog Pasig. Meron na tayong 118 species of trees and meron na po tayong 8 klaseng isda na nabubuhay na po noong 2009. Pero sa nakikita natin ngayon, mukhang mas marami na pong klase ng, at uri ng isda ang nabubuhay sa ating ilog Pasig at sa mga estero nito. Mga dambuhalang isda, pag-asa na nga ba ng ilog Pasig? Yan ang inalam ng Kapuso Urban Adventurer na si Ashley Ortega. Hello mga Kapuso! Ngayon po, andito tayo sa Pasig River at nakikita nyo naman na marami po tayong mangingisda. Hello po sa inyo! So, andito po tayo ngayon, aalamin natin kung meron ba talaga tayong mahuhuling isda kasi ako mismo ang mangingisda dito. Pero bago yan, may kasama po tayo. Isang fisherman, si Kuya Romy. Si Kuya Romy po ay isang angler mula sa fishing community dito sa Santa Ana. So, Kuya Romy, ito lang ganito. Sige, paturo nga po ang fishing rod. Paano ba ito hawakan? Ayaw yan, paturo mo muna. Ano po ba yung pinakamalaking isda na nahuli niyo po dito sa Pasig River? Yung pinakamalaki ko, cream dory. Ay, cream dory? Gano'n po kalaki? Mga 17 kilos, ganyan, patas. Nahuli niyo po dito. Kuya Romy, sa tingin niyo, bakit may mga nabubuhay pang isda dito sa Pasig River? Kasi natutuwa kasi kami, luminis na yung ilog. Bakit ipansin ko nga ngayon, hindi na siya, wala na mga basura dito eh. Kuya Romy, sa tingin niyo, anong pwede nating gawin para tuluyang maging malinis ang ating Pasig River? Tatapon ng basura. Mm-mm. Yan ang kayong mga nangunguryente sa ilog. Nangunguryente? Meron... Oo, ayun ang inaayon namin. Kasi nawawala isla sa tabi pag may nangunguryente. Nice rin po namin sigurong ipaabot sa publiko na mag-ingat po sa pagkain ng ating mga isda na nahuhuli sa ilog Pasig dahil napag-alaman sa aming study na ginawa recently na medyo may content pa ho ito ng mga heavy metals. No? Kumbaga, kontaminado pa ho ang ating mga isda. Maring mag-build up ito at magdulot ng mga sakit. Uy, Kuya Romy! Teka, may nahuli na ba ako? Ano yun? Sumabit pa. Sa bato yan eh. Sa bato? Oo, sa bato. But, malaking bato pala ang aking nahuli, mga Kapuso. Ayun o, nakahuli. Ayun, ayun. Uy, may tilapia ba yun? Tilapia. Ay, may tilapia. Sino nakahuli? Buti pa sila, may nahuli sila, Kuya Romy. Habang may buhay, may pag-asa. Bagay ang kasabihan na yan para sa ilog Pasig. Ang goal natin sa Pasig River ay ibalik ang kalidad nito sa Class C level or yung water quality kung saan ito ay maaaring sumuporta sa buhay akwatiko and at the same time be conducive for transport, recreation, and tourism. Mga Kapuso, huwag po tayo mawala ng pag-asa pagdating sa ating mga natural resources. Dahil kung magtulong-tulong po tayo, muling mabubuhay ang ating Pasig River. Ako po si Ashley Ortega at kasama ko po ang mga fishermen ng Santa Ana at promise po namin na mamahalin namin ang nag-iisang Amazing Earth!